Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mae Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal siya na Mae Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mae at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang kinatutuwa po ng mga netizens sa naging mga upload ni Alden Richards ngayong araw ng Linggo. Ito po ba ay at the moment or ito ba ay throwback? Yan ang ating pag-uusapan mamaya kung saan tila baga ito. Ito na nga po ang naging response o sagot ni Alden Richards sa kawalang iya ang ginagawa ng mga taga Daddy's Girl kay Menggay, kung saan nagmistulang si Sidlan po kasi ng sarsuela itong Daddy's Girl na itong nakaraang araw lang po, no, na mamaya po idedetalye ko sa inyo pong lahat dahil alam kong maraming hindi nanonood ng Daddy's Girl dahil po sa kawalang iya ang ginagawa nila kay Lamin at kay Alden. Mamaya po, no? At bukod nga po riyan, atin din pong pag-uusapan ng mga nadinig nating usapin ano, sa kampo po nila Bea Alonzo na may kinalaman po sa Thanksgiving Gala Night ng GMA this coming July. At kay Alden po, no, iisa-isahin po natin lahat yan ngayong araw ng Linggo. Pasensya na po, ako po ang may kasalanan kung bakit hindi po tayo nakapag-record kahapon. Gawa po yung company namin, no, yung annual physical examination po namin, inabot po ng hanggang madaling araw dahil sa dami po namin, ano. Ngayon po, let's go back to normal na po ulit, ano, at lahat po yan, ano, hanggang inaagrabyado po nila si Mae at saka si Alden sa araw-araw sa iba't ibang proyekto o sa anumang aspeto ng buhay na meron sila, hindi po natin sila talagang titigilan sa araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kina Mae at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Mae at kay Alden, ang tulad ninyo po, wala rin pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga na nood ang mga video updates natin, ako i-click mo na yung subscribe and bell buttons para hindi ka laging nakakaligta, no, sa mga talagang ganap kina Mae at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kahapon. Unahin natin ang naging komento ni Miss Karen Grace De Leon. Sabi niya rito, "As a professional actor and actress like Alden and Bea Alonzo, I don't believe na si Alden yung may attitude. Dahil napakabuti niyang tao like Mae, pero hindi ko ito tolerate yung sinabi ni Manay Lolit about kay Bea Alonzo kasi wala namang taong perfecto, 'di ba? Lahat tayo nagkakamali. But anyway, kaya pala hindi sumipot si Mae Mendoza sa event na yan ng bench, no? Dahil nandyan pala si inang user ng sarsuela. Good job, baby girl. Tama lang yung ginawa mo na ikaw na mismo ang umiwas sa mga user na yan dahil kahit gumawa ka ng mabuti sa kanila, pag nilamon na sila ng inggit, hindi na nila alam ang salitang konsensya dahil wala naman sila noon." Oo nga naman, ano? Kaya lagi kayong mag-iingat ni Alden, lalo na sa taong nakapaligid sa inyo dahil sa panahon ngayon, mahirap ang magtiwala, lalo na tag-ulan na. Kaya marami na naman ang magsisilabasang mga ahas. Akala ko kung bakit tag-ulan na, anong kinalaman ng tag-ulan. Oo nga naman, ano, pagka-tag-ulan, ang daming mga ahas. Diba? At I agree with you, Miss Karen Grace De Leon, no, na talagang itong si Alden Richards, kung pagbabatayan natin yung dahilan nila kung bakit nahinto yung taping nila ng teleserye nila na startup, malabo eh, malabong si Alden Richards ang maging cause of delay. Eh, gustong-gusto niya na nga pong matapos ito dahil natatapos ang The World Between Us, eh, sinaba ka agad siya dito, diba? At sa mga nagtatanong naman, bakit si Ibyang ay naroon sa bench event na yon, isa po kasi siya sa nakuhang mga endorser din po ng bench, kaya nandun siya. Bukod po sa pag-aabang niya kay Menggay. Okay? Thank you sa comments. And ito na po ang ating ikalawang komento mula naman po kay Miss Doris Natupan. Sabi niya rito, 101, agree ako sa iyo, Mr. Pinas. Pagdating sa work, napaka-professional ni Alden. Pareho sila ni Menggay. Mas maaga pa sila sa tinakdang oras. Kaya kayong mga beater, kay Alden, FYI lang, no? Enough na kayo sa pagiging mga mema. Ayan, lumabas din ang katotohanan kung sino talaga ang attitude. And I'm so happy for our baby girl. It's about time na umiwas na siya sa mga sarsuela. After all, how many times na niyang ginawa pala, no, yung yan, ever since the political campaign, and it's good, Mr. Pinas, as always, lagi kang maaga pagdating sa mga ganyang bagay. If ever na may lalabas ng picture ni Mae dyan sa bench event na yan,
for sure, edited na naman. Thanks at muli mo namang inunahan ng mga edita ng taon. Ayan, mga luha ang losers na naman kayo. Thanks, Mr. Pinas. Yan ang gusto ko sa'yo. Stress-free ako lagi sa mga updates mo. God bless you. Have a safe weekend. Ito ho kasi yung naging epekto sa ating lahat nitong mga mahuhusay mag-edit. At yung mga, alam nyo yon, yung mga nagpapatakbo ng sarswela. Kailangan po nating maging maagap sa lahat ng mga posible po nilang gawin ano, kay Maine Mendoza. Dahil kung hindi, si Maine at Alden po ang magiging kawawa. Hindi po tayo dahil alam natin ang katotohanan, kundi si Maine at si Alden. Ganun na rin po ang mga bago pa lang na nakakakilala kina Maine at si Alden. Thank you and God bless po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Ms. Marges Locyao. Sabi niya rito, gusto na rin tapusin ni Meng ang mga sarswela at mga edited pictures kaya di sumipot si Maine. Sana nga magkasama na sila ni Alden at Maine tulad ng dati sa Ikbulaga at sa mga ibang mga events. Sana nga matuloy na yung magkasama ang Alden Major para masaya at maamin na ang totoong relasyon nila. Tamang tama, magandang pa-birthday ko sa July pag sila Alden at Maine ang mag-partner. Thanks sa update, Mr. Pinas. God bless us all. Advance happy birthday po, Ms. Arges Locyao, no? July po pala kayo. And regarding that comment po, no? Harinawa, talagang si Maine at saka si Alden po ay mapayagan na, no? Kung talagang ang susi nito ay isang management lang dapat si Maine at saka si Alden, why not? Pero nakita nyo naman yung sinabi ng GMA dati, diba, kay Maine Mendoza? Kung walang kontrata, walang Alden Richards at Maine Mendoza. Dahil alam nyo naman po yan, alam nating lahat yun na si Maine Mendoza ay ilang beses lang tumanggi sa kontratang ibinibigay ng GMA sa kanya. Diba? Ngayon, puntahan po natin ang kampo po ni Bea Alonzo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Diba? Ano bang ginagawa nila, Mr. Pinas? Bakit nagkakagulo na naman sila pagdating kay Alden Richards? Kung maglilibot-libot ka po kasi sa iba't ibang social media platforms, no, Instagram, Facebook, pati po sa Twitter, syempre, may fandom din naman itong si Bea Alonzo. At nag-uusap-usap sila, sinasabi nila na itong gala night ng GMA ay first time na makaka-attend si Bea Alonzo. Yan po yung sinasabi ng mga supporters itong si Bea Alonzo. At ang sabi nga po nila, for sure daw si Alden Richards ang magiging escort nitong si Bea Alonzo. Dahil si Bea ay kapupunta lamang ng GMA at syempre dapat daw di umano ay may special treatment na gawin kay Bea. At part of the special treatment ay si Alden Richards. Ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, okay? Huwag munang magsalita ng tapos kahit na kinumpirma na ng APT na si Maine at saka si Alden ang magka-partner po dyan bilang representante ng Dabar Cards, no? Eh, totoo naman yung sinasabi ng iba na walang imposible, no? Walang imposible sa mga taong nagpapagalaw ng sarswela pagdating kina Maine at kay Alden. Yung bang nakaset na, bigla-bigla na lang babaguhin, di ba? At kapag nangyaring si Alden Richards ang naging escort ni Bea Alonzo, alam na this, di ba? At ngayon, pumunta naman po tayo sa sentro ng ating mga updates kung saan ito po ay nagsimula sa Daddy's Reel kagabi. Okay, marami po tayong clips na makikita nito sa social media na pinakakalat po ng mga Armin fans at mga toxic mainers. Kung saan, ito pong si Chami, no? Kasama po yung iba pa niyang kasamahan doon. Ito yung eksena sa Daddy's Reel na tinatanong nila kung may iba pa bang gusto si Maine Mendoza. Itong si Stacy, no? Kung bakit daw binasad niya na lahat ng kalalakihan. Ngayon, itong mga ungas, no, nakasama sa sarswela dahil sa pangunguna na rin po ng kanilang writer at ng kanilang director, may mga pagsasabi pa na, ito ba yung lagi mong kasama sa beach? May mga ganong tanungan. Ito ba ay congressman? Diba? Kaya, sino ang gaganahan na manood dito sa Daddy's Reel na to kung ganyan ang content nila? Diba? At kinatutuwa nga po ng mga netizens na ngayong umaga, matapos ang pangyayaring yan, matapos dumugin ng mga netizens ang ganyang eksena na yan na dapat daw hindi tinotolerate, nakita nila ang naging mistulang pagsagot ni Alden Richards. Laging kasama sa beach, o ayan,
nag-upload si Alden Richards nang siya ay nasa beach. Pero ito ay hindi po sigurado kung ATM, no, or at the moment. Dahil may pictures na po si Alden Richards ito dati na ganitong-ganito na nasa beach sila. Okay? Kaya naman, inaalam pa ng iba kung ito ba ay throwback. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, kahit na hinahanap pa po ito ng aking mga ka-team, mukha nga po itong throwback. No, mukha itong throwback dahil may ganito na si Alden. Pero kung titignan naman natin ang hairstyle ni Alden, may posibilidad din naman po na ito ay at the moment. Kaya ang pinakamabisa nating gawin ay hintayin ang susunod pang mga upload ni Alden Richards. Nagpalit na po siya sa Facebook, pati po sa Twitter. Okay? Maraming salamat po at muli ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.